Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba natin mare-register yung mga piso Wi-Fi natin sa EnduRock. So ang kagandahan kasi na nakaregister sa EnduRock guys, maaari nating makontrol yung mga piso Wi-Fi machine natin kahit na nasa malayo tayong lugar basta may internet. So mapapansin nyo guys, yung akin dito ay nakaregister na sa EnduRock. Bali, ipapakita ko na lang yung process kung paano ko ito ginawa. Ito na guys, ang pagre-register pala sa EnduRock ay pwede natin gawin sa laptop or sa cellphone. Yun sa akin gagawin natin sa laptop. So ang una natin gagawin ay connect muna tayo sa Wi-Fi ng machine natin. So ito yung sa akin, TriCast Piso Wi-Fi. So connect muna tayo. Mas maganda pala dito guys, mas malapit tayo sa machine natin para mas madali tayo makakonect sa dashboard nito. So ito guys, ayan. Automatic nag-dial siya. Automatic na pumasok siya sa portal ng machine ko. So, dito guys, sa taas, search lang natin ay 10.0.0.1/admin para maka-access tayo sa admin ng machine natin. So, yan guys. At dito, lagay natin yung default username which is admin. Tapos dito yung password, yun nga, dapat napalitan na natin to guys. So, copy lang natin yung password natin. Tapos sign in. So, wait lang natin siya mag-load guys. So, ito na guys, nakalagin na tayo sa dashboard ng piso Wi-Fi machine natin. So, punta lang tayo dito sa EnduRock Remote Panel. Click lang natin siya. So, ito na yan guys. Ito na nga yun sa akin, naka-register na siya. So, ipapakita ko na lang yung process na ginawa ko. Paano ko na-register yung piso Wi-Fi machine ko. So ngayon guys, punta na tayo sa website ni EnduRock. Search lang natin EnduRock. Tapos ito yung nasa pinakataas, click lang natin siya. So dito, ito na yung website ni EnduRock guys. So dito may login and sign up. So dito tayo sa sign up. So dito guys, pwede pala tayo mag-sign up gamit yung GitHub and Google account natin. So ang itatry natin process ay itong nasa taas. So dahil sa tutorial lang ang video ng ito, so mag-invento na lang ako siguro ng fake name at saka fake email address. Mas maganda guys, gagamitin nyo yung email nyo or yung tunay nyong pangalan para at least matandaan ninyo at makalagin uli kayo sa EnduRock. So try natin Troy 12, tapos yung email test for EnduRock 12. So i-copy ko lang to para lagay dito sa confirm. Then, password. Bahala na kayo kung ano gusto niyong password. Then, create an account. So, yan guys. Nakapag-register na tayo sa EnduRock. Ang next natin gagawin, punta tayo dito sa authenticator. Yan. Click lang natin to. So, yan guys. Mapapansin nyo, may code dito. Itong code na to guys, ito yung ilalagay nyo dito guys. Yan. So, try natin. Copy lang natin. Then, paste. So, yan guys. Save lang natin siya guys. So, para makredit yung pagbabago dun sa setting na ginawa natin, i-reboot lang natin yung machine natin. So, pagka-reboot nyo guys or pagka-reboot ng machine natin, pwede na natin ngayon i-access yung mga machine natin through online.
So ayan guys, sana may natutunan kayo sa video ito kung paano i-register sa Enduro yung mga machine natin.